Now for the opening remarks, tayo pong atin pong tinatawagan isa pong economic specialist from the Office of Economic Development and Governance from USAID, Mr. Emil Francis De Quiro. Sir Jay? Ayun, magandang hapon, no? Thank you, Ina. So magandang hapon ho sa inyong lahat, no? Salamat, no? And again, acknowledge ko lang, syempre, of course, yung Global Giving, of course, represented by Kathy, no? Who's, siya ho yung chief of priority or pinakapinuno nitong dito sa Pilipinas, no? Yung Assets Agency and Trust na program na sinusuportahan ng USAID and of course, SINALU, no? Sa CDP, no? Center for Disaster and Preparedness. And of course, yung iba nating mga kasama rin sa programang AAT, no? Yung Global Fund for Community Foundations tsaka yung Non-Profit Finance Fund. So, binabati ko kayong lahat, no? And salamat, no? Kanina mukhang 30 na tayo, pero ngayon palagay ko marami na tayo, mas dumami pa, no? Ilan na? Oh, 60 na. So, mamaya siguro baka umabot pa na 100 o lumampas pa, no? So, muli ako si JD Quiros, no? Ako po ay parte ng USAID, no? Or United States Agency for International Development. Parte po ito ng US government, no? Pero kung saan, basically kung saan may embassy or embahada ng US, nandun kami, no? So we are part of the US government. Kami po yung punong agency ng US government na nag-implement ng mga proyekto, no? Para sa ikabubuti, suporta na rin sa mga bansa, no? Sa iba't ibang larangan, no? Sa education, sa economic development, sa health, no? Pati sa environment. So iba-ibang ano po. So ito, isa sa mga programa na sinusuporta namin itong Assets Agency and Trust, no? And natutuwa talaga ako na nandito ako, naimbitahan ako magbigay ng remarks dito, no? And ito talaga ang pakay natin ngayon, no? And of course, ang CDP magpapaliwanag mamaya, ilo-launch itong abot kamay, no? Na ating micro grants facility, no? Nabanggit na ni Cathy kung ano yung Assets Agency and Trust, no? So balikan ko lang din, no? Kami sa USAID, syempre sinusuportahan namin ito bilang bahagi ng tinatawag namin localization, no? Ibig sabihin, pag sinabi mo localization, mas gusto namin magtiwala kung ano yung sinasabi ng mga local actors, no? Yung mga nasa communities. Kasi kung isipin mo, sila yung mas kabisado, no? Mas kabisado talaga yung konteksto, kung anong nangyayari dun sa ano at kung ano yung needs, no? And sila rin yung makakapag mobilize ng mga support, no? O makakapaghatak ng mga tao, ng resources para pugsuin yung mga challenges, no? Na nasa komunidad, no? Yun nga, tipong alam namin kami sa USAID and of course Global Giving, alam namin na may mga problema pero may gumagalaw din, no? Mga tao mismo sa baba, no? Kahit kaunti lang ang pinansyal na pag-aari, marami rin ibang pwedeng assets, no? Or mga pwedeng iambag, no? Lalo na sa Pilipinas, kita nyo naman na, kita natin na for example, no, ang pinaka siguro medyo overused na, medyo yung community pantry, for example, noong panahon ng pandemya, no, doon makikita na kahit sino pwede mag-ambag, no. Yun ang for me, no, one of the good examples ng community philanthropy, no. Hindi kailangan pera, eh, pero ano ba yung pwede mong maambag, no? Kaya nga, no, kaya nga itong programa, kaya nga assets, kasi kahit sino merong ambag, pwedeng maimbag. Agency, kasi meron tayong kakayanan, no? Yung mga lalo na sa communities may kakayanan, no? Yung mga iba't ibang organizations, whether formal ba yan o informal na grupo, at meron ding trust, no? Kasi trust kailangan pag nagsasama-sama tayo, naghahatakan, doon nakaka-create tayo, no? Doon tayo nagtitiwala sa isa't isa para yun mapukso natin yung mga challenges, no? Kaya meron din ganito na abot kamay fund, no? Nagtitiwala kami, no, doon sa mga mag-apply, nagtitiwala kami na sa inyong kakayahan para kayo mismo, no, the local organizations ang mismong aatake ng mga problema sa mga communities, no. Siguro nagtatanong kayo, ano bang kaibahan nito sa mga ibang mga funding opportunities diyan, no? Ang kaibahan nito ay hindi namin gusto na sa amin magsimula ang pagkilos, no. Gusto namin parte lang kami, no. Yung USAID, yung Global Giving, even yung CDP. Gusto namin sumama sa pagtulak, no, pero hindi kami ang pinakaimportanteng panggagalingan. Kumbaga tutulong lang, medyo catalytic yung tinatawag namin, no. Konting tulak lang. Pero kayo mismo ang mag-iisip kung ano ang gagawin, kayo rin mismo ang gagawa, no. 'Yun ang kaibahan nito. Kumbaga tulungan
para palakasin, tapos eventually aalis na rin kami, pero tuloy pa rin yung gagawin ninyo, no? Kumbaga halimbawa, 'di ba, yung pinaka sanay tayong picture, yung bayanihan, no? Kumbaga sa bayanihan, isa lang kami doon sa nagbubuhat ng bahay, no? Gusto namin kayo talaga. Konting tulak lang, konting push, kumbaga, no? Tapos eventually aalis na kami at kayo na talaga yung magpapatakbo at palalakihin pa yung mismong gusto niyo gawin. Kaya nga, yun, mamaya, pakikinggan natin mamaya mga criteria na babanggitin ng CDP. Malinaw na, para ito pagpapalakas ng community philanthropy. No? So, doon na muna, no? Ayoko nang pahabain. Of course, mas marami pa tayong detaling maano kay Kinalu, no, sa CDP. So, maraming salamat sa pagpunta and of course, salamat sa pag-invite sa akin para sumali dito sa afternoon na ito, sa programa ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jay, of course, from USAID. At napakaganda po ng inihain po ninyong hamon, ano? At ang pag-uusap tungkol sa localization na hindi lamang nalilimita doon sa pag-unawa natin kung paano ba ginagawa ang localization, hindi lang sa national level, kundi sa ating mga community. At lalo't higit, ano yung mga role na meron tayo upang talagang ito ay mapagtagumpayan natin pare-pareho as community-based organizations din. Maraming salamat po.